Diyan ako, diyan. Ay, naku, salamat at pakain na. Nagugutom na ako eh. Teka muna. Hintayin ninyo ang iba kasama ninyo. Kailangan sabay-sabay sa pagkain para magkasya. Hindi naman kami sabay-sabay nagugutom, no? At saka, pag nagkukulang naman dyan eh, dadagdagan nyo lang ng tubig eh, magkasya na. Parang huwag kang impertinente, ha? Alam mo ang batas dito. Kailangan sabay-sabay sa pagkain. Good morning, ho. Cleo, Digna, halina kayo. Kain na. Dami. Ay, Lilanon, may natatubi yung panasarap. Girls! Pakitas? Naman nun, oh. Girls! Quiet! Ah, Digna! Sandali. Kumusta naman ang araw mo? Ano nang bago sa pag-waitress mo ngayon? Ah, as usual, ho, wala pa rin hong asenso. Magulo pa rin ho si Ermita, eh. Ah, ikaw naman, Cleo. Kumusta naman ang pag-e-extra mo? Napakaganda ho nang nangyari sa akin kahapon. Magmula producer, direktor at mga artista, nilapitan ako at kinamayan ako dahil hindi raw nila akalain na isang hamak na ekstrang katulad ko, eh, nakakita sila ng real talent. Napakulang yamo talaga. Tatlong taong ko na nililigawan yung babae na yun, eh. Tapos hindi mo pa ako pinagbigyan? Sinulit mo pa ako? Eh, ano magagawa ko? Dikit ang dikit sa akin yung shota mo, eh. Tsaka mabuti ngayon, alam mo kagad ang pagkatao nun. Biro mo, 1,000 lang, bibigay na kagad. Ahas! Ahas! Iyan naman ang dito to. Takbo. Sorry, oh, sir. Pag-ibig ay sadyang kanya, tiwala sa isa't isa'y kailangan. Dati mong pag-ibig wala akong pakialam, basta't mahal kita kailan paman. Huwag kang mag-isip ng ano pa man. Mga paliwanag mo'y di ko kailangan. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Wala pa si Johnny Bugaw, ha? Anong oras ang dating? Sir, menu hall. Thank you. May atraso yun. Ito ang senyo. Alam mo naman yun. Salamat. Basta't perang pinag-uusapan. Mabilis pa yun sa kidlat. Joey, tawagan mo. Okay. Miss, ito, bigyan mo kami ng isang order ng pancit canton at saka camarón rebosado. Ayan lang. Sige, dalian mo lang, ha? At saka, oh, ano pare, anong drinks ang... Pasensya na kayo. Nahuli ko eh. Johnny, kailangan namin ng good time. Ayusin mo. Alam mo naman ang gusto ko, hindi ba? Akong bahala dyan. Pare, sa akin, gusto ko mataas, maputi. Tatanda mo yan. Boss, bakit? Magsayang kaluluwa mo kung hindi yan si Monique ang nakikita ko. Dahil kung si Monique yan, naleche na ang buhay mo. Mas bataga si Monique dyan eh. At saka pa, paano mangyayari yun? Hindi pa na nakalagay sa dyaryo na... Atik pa ng pagkain sa Ilupasig. Nawasak ang mukha kaya hindi makilala. Pag nagkataon, Ben,
Paraan. Paraan! Huwag ka lang! Nakita mo raw si Monique. Walang duda siya yun. Pero bakit waitress? At saka maikli ang buhok. At may nunalpap. Madaling magpaputol ng buhok. Lalo madaling magpanggap. Yung nagsisilbi dyan kanina, yung maikli ang buhok. Anong pangalan niya? Maikli ang buhok? Siguro si Digna ho yun, sir. Ah, si Digna. Pakisabi lang na gusto siyang makausap ng dati niyang boss. Yes, sir. Sandali lang. Thank you, ha. Wala naman yata dun. Ganito, oh. Paraanin mo. Sir, yung sinasabi niyong maiksi ang buhok, wala na ho sa kusina, eh. Baka naman ho dumaan sa back door. Silipan lang tayo! Halika na! Dalan niyo! Bastos! Nananampal ka, ha? Kaso yan? Nananadya ka ba? Ang luwag-luwag na dinadaanan ng babangga pa kayo? Ah, hindi. Alam mo, kasi ikaw, hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo, eh. Parara ka. Hoy, hindi mo lang ako nakita dahil gabing-gabi na naka-shades ka pa. Paano naman ako hindi mag-shades? Sisila ko sa sikatambuan. Mga bastos kayo, no? Mga walang pinag-aralan. Basta humingi kayo ng dispensa, kayo pang matapang. Hirap sa inyo, porket ubay kayo. Ganyan kayo. Ano namang gulong nangyari doon, kuya? Siguro kayo na namang hinahabol ng mga pulis, ano? Ah, hindi. Yung babae lang dudukot. Yung nakabangga namin. Nandudukot? Oo nga eh. Pati nga ako gustong tukutan eh. Oh. Ayun. Alam mo kasi, ganito yun eh. Oo, well. Hayop ka, Karding! Tumira ka na naman, ano? Ah, Chief. Anong tinira? Ano ibig sabihin nun? Hoy! Dito ko tawaro to, mama. Nako, masama yan. Pagbibintang sa kapwa. Pwede ko kayo demanda niyan. That's construction of justice. Obstruction of justice. I will demand you. Hoy, Karding. Kilala kita. Teka, Chief naman, oh. Sige, sakapkapan niyo kami. Tinutulak mo ako, eh. Galit ka yata. O ano? Wala, di ba? Eh, wala naman pala, eh. O, kita niyo, matagal na akong ano, eh. Straight going na ako, Chief, eh. Going straight, kuya. Going straight, Chief. Ang mabuti pa, ialisin nyo sa harapan ko to bago kay demanda to. Ialisin sa harapan ko yan! Lina! Turo ka ng turo. Walang ya! Gagawin nyo pa akong magnanakaw. Yung wallet! Ano? Yung wallet! Sinisigaw mo yata ako eh. Di ba yun? Para sa'yo yung ano? Huwag ka nang maingay! Di ba yun? Ang hirap sa'yo ha, puro ka... Okay. Pare, may nakita kang babae. Mataas, may kasi yung buhok, may lunal. Dito mo ko yung babae na habol ng polis! Huwag mo kong sisigawan, ha? Aray! Ayaw ba kumain na? Hindi pa, kuya. Ikaw? Sige nga dyan! Tatado itong mga to, ha? Kating! Mga walang modo! Walang respeto! Sinampala naman ako. Kanina yung babae, sinampala ko dito. Tapos siya ngayon, sinampala ko dito. Saka sinampal dito? Dito, saka dito! O gago, batok ko ba kayo, tarantado? Bakit di minibakang agad? Eh, lalaki nun eh! Hirap sa'yo, puro kasumbong! Kuya, nangako ka sa mga bata na pakakainin mo sila. Nangako ba ako? Di ba sabi mo, pakakainin mo sila sa restaurant? Oo, tama ka din! Oo! Sabi mo, pakakainin mo yung limang bata, tsaka ako! Oo! Kain tayo? Oo, halika! Sundin natin yung mga bata, tapos kumain tayo ng marami. Kuya Karding, halika na, kain na tayo, dali! Pearls, paborito ko! Kaya ako yung sa akin, makiabot na. Oo! Hindi na talaga ako sasama ng mas kanya. Mukhang napagay yata uwi natin, ha? Hindi ka mo ginawa sa akin! Saka ngayon, laki nga humatag sa dista naman! Ano? Saka! Hindi na talaga ako lalabas kasama. Kasi naman, eh. Yan ang napapala mo. Thank you. Eh di pagkatapos mo magpa-doktor, eh patas na lang tayo. Eh bibili ka pa ng gamot. Eh di, mas patay gutom ka kaya sa akin. Hoy, huwag mo akong pakikialaman dahil hindi ko naman hinihingi ang mabantot mong opinion. At bakit? Meron din mo akong dinedate na mababait na hapon, ah. Alam mo, Tala, isa lang ang solusyon dyan, eh.
Tigilan mo na nga yung klase ng pamumuhay mo. Magbagong buhay ka na. Eh anong malay mo, baka isang araw makatagpo ka ng matinong lalaking magmamahal sa'yo at saka bibigyan ka ng mabuting buhay. At bakit? Wala bang katinoan ang buhay ko? Hoy, Digna. Tigilan mo ako sa pabertud effect mo, ha? Aray. Wala akong sinabi. Excuse me. Ikaw talaga? Alam mo, Digna, pag ginawang pelikula yan, yung buhay ni Tala, tatabo ng huso sa takilya yan. Masyadong makulay ang kanyang mundo. Ay, nako. Oo nga, no? Pero baka naman hindi aprubahan ng censor sa sobrang init ng mga eksena niya. Sayang yung taong yun, no? May tsura pa naman. Oo, pero sa totoo lang, umbagin talaga ang beauty niya. And to think masaya siya doon, ha? Ay, nako, Day. Hindi ko talaga maintindihan ang ugali ng luka-luka niya. Paano napunta sa bag ko to? May ID at mga papeles. Madaling isoli sa may-ari. Kaya lang, baka i-blatter ako tingnan ng sedula. Patay. Lalabas ang tunay na pagkatao ni Digna. Ang fake na nunal at mawawakasan na rin ang kanyang pagmamasquerade. Malaking gulo, Day. Mabuti pa itago mo na lang yan at swerte mo na yan. Pero paano to napunta sa bag ko? E di may nandukot. Piligrosong mahuli, kaya nilagay dyan sa bag mo. Eh kung akong kinakapan, di kulong ako? Walang kaduda-duda, 25 years, kaya may karapatan kang pakinabangan yan. After all, your life is at stake. Ang daming pera, Digna. Naku, hindi ko masisikmurang gumasta nang hindi ko pinagpawisan. I'm here, your friend. Akong gagasta. Ito, gusto mo? Okay ba yung mga bata? Okay na okay! May problema tayo. Ano problema? Wala tayong ibabayag dito. Naku, problema nga yan! Anong gagawin mo? Saan ba si Yar dito? Doon. Tsaka lang ha. No one else will ever do. Step by step, we'll be there. You're always on my mind. Ano? Ayoko nga. Aray! 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 Sakit sa tiyako! Aray! Ilalaso tayo! Uy, ama! Liga ka to! Bakit? Bakit may ibis yung pagkain nyo? Ano sinasabi mo, Ibis? Tarantado ko, titanong mo sa Ibis kung patalan siya. Kapag may nangyari dito, ititimahan na kita. Papasarado ko to. Sigbeo, pili sa mao. Ano sinasabi mo, Ibis, Ibis? Ayan, di ba Ibis yan? Pag ako wala kita, Ibis, ako demanda. Ibis yan, di ba? Ha? Kumagalaw pa. Tatawag ako ng polis, isusumpo kita. Wag, wag tawag polis, wag. Ako bigay 1,000. Eh, paano yung pang-ospital ko? Eh, paano yung sa mga bata? Ako bigay 2,000 na. 2,000, akin na. Sandali, baka kukuha pera. Ha? Sandali, sandali. Isa mo, pagkaw, di ka bumalik, ha? Kuya, ha? Ikaw pa naman ang pinakadikit sa akin ang pinagkakatiwalaan. At nagpresenta na siyang yayari kay Monique. Yung pala, ilalaglag mo lang ako. Tamang sabi nila. Hindi mo na kailangan pumunta pa sa gubat para makakita ng ulupong. Dahil nasa tabi mo lang pala. Malas mo lang din. Wilbert, telepono, papa mo. Hello, pa. Pa, sandali. Si Monique buhay. Nakita ko sa ermita. Si Ben, nilaglag tayo. At dahil doon, gagawin ko siyang bangkay. Bakit mo papatayin ang lukulukong yan? Siya rin ang gamitin mo para malaman mo kung saan nagtatago ang Monique na yan. Gamitin mo si Ben at
ligtasin mo si Monique. Ang mabuti pa kaya ay umuwi ka muna dito sa asyenda. At nang magkausap tayo maigi. Nabusog ka ba? Kailan pa kaya maulit yun? Ay, naku, ako busog na busog talaga. Oh? Oleng. Ha? Maulit na kayo sa loob, ha? Sige. Sige, libag, ha? Bye! Busog na busog kami. Sarap-sarap, no? Busog tayo. Yay! Oops! Pasensya ng mga bata, no, Karding? Nakita mo ba paano nila nilantakan yung mga pagkain kanina? Oo nga. Sana mapakain ko sila lagi ng ganun. Kaso lang eh, rap mahitol. Wow! Aba, mahirap talaga magpakain ng di mo kaano-ano. Pero, mula nang alagaan mo mga batang yan, tinuring ka na nilang tunay na kapatid, ama at ina. Ako nga rin eh. Turing ko sa'yo parang ama eh. Tarantado! Kung ako magkakaanak ha, ipapanalangin ko sa Diyos na huwag maging kamukha mo. Gago! Mukha kang matsing! Tanga! Kuya! Kuya Karding, si Hika! Bilisan mo! Bakit? Si Hika, bumabalat na naman eh. Ayun oh! Hika, talagang wala kang kabusugan ha. Kakain mo lang kanina. Kanina yon, engalon, gutom pa ako. Ay, nako. Ay, nako. Kailangan kumahit ngayon ng doble para magkapera. O, sige. Sasabayan ko ng aking kumain. Di pa rin ako kumakain eh. Kaya sa susunod, Kuya Karding, pag kumain ulit tayo sa restaurant, huwag naman ibig silalagay mo. Daga naman. O, nga ay, naman. Hika, no? Huwag mo nang turuan ng mga kalokohan si Kuya Karding. Gagawin niyo talaga yon. Lahat, gagawin ko sa inyo. Para mapangalagaan ko kayo. Karding, akin na lang yung puwet. Para ako lang makakapin niyo. Ayoko na niyan, lintik na. Mula nang in-injectionan mo ako, lalo lang akong humina. Nasaan ba doktor ko? Nasaan ba si Dr. Villar? Bakit hindi ko na siya nakikita? Kailangan mo yung injection. Makakabuti sa'yo yan. O, sige. Tanganan mo ako at nang hindi mo maramdaman. O, parang kagat lang ng langgam yan. O, sige, nurse. Pagkatapos niyan, higa mo na siya para makapagpahinga. Pahinga na naman. Eh, kagigising ko lang eh. Osmundo, sana intindihin mo paghahanap sa aking anak. May pakiramdam ako na buhay pa siya. Hindi totoong patay na siya tulad ng sinasabi ng mga diaryo. Ibalik mo siya sa akin. Gusto ko magpaliwanag sa kanya. Kahit nag-asawa ako muli, mahal ko pa rin siya. Naniniwala din akong buhay pa siya. Kumikilos ang aking mga tauhan, pati na yung mga kaibigan ni Gilbert. Matatagpuan din natin siya. Ano ang ginawa mo, Kevin? Nasaan ang tarantado niyan? Kinalagang ko na ng tali sa leg pa. At ayon na rin sa utos mo, ay gagamitin ko siya para matuntung kung saan nagtatago si Monique. Hindi tayo dapat magkamali sa mga kilos natin, Gilberto. Kung ayaw mong pare-pareho tayong pulutin sa kangkuhan, kailangan kumilos ka para mawala yung Monique na yan. Hanggat nabubuhay ang babae niyan, sisiwa ko, ikaw, at lahat ng bata mo sa asyendang ito. Ako ang magtatrabaho kay Beatrice. Gawin mo ang trabaho mo kay Monique. Papa, hindi naman siguro kailangan sigawan ako sa harap ng mga bata ko. Hanggat puro kapalpakan ang ginagawa mo, hindi bababa ang boses ko sa'yo. Puro kayong mga inutil. Zoo! Roses! No. Hey, Zoo! Roses! Hey, give me two for my girl. How much? 25 each one, sir. Ano man? It's okay. Here. Fine, bro. Ayos ba?
Saan ba tayo ng Yossi dyan? Pati ba naman Yossi, pinuproblema pa rin ngayon? Eh wala eh, ano man. Tagutom eh. Kumusta buhay? Eto, tagira pa rin mo. Wala pa rin racket eh. Mukhang ikaw lang yung mayaman ha. Ikaw lang. Ayaw mo sumabit sa racket ko. Kita mo naman, namumukadkad ako sa alahas. Pag medyo sabit ka, meron kang itutulak. Mukha yatang may hepa-pika tol ha. Naninilaw ka eh. Baka tamahan ka ng kidat niyan. Pekinis yata yan eh. Si Pando gagamit ng pekinis tunay yan. 295. Kala na sa mga puting ka. Oy! Sungit-sungit! Ano ka pa? Ano tinutulak yan? Eh, alam niyo naman bawal magtinda sa loob eh. Eh, tarantado ano man pala eh. Hoy, pare-pareho tayo kumakain dito ha. Isang pesos pang gawin yan. Magkakabugaan tayo rito. Eh, boss, eh, binibiro ko lang naman kapatid mo eh. Doleng, umuwi ka na ha. Bukas mo na ila ko yan, ha? Sige na nga, Kuya Karting. Ting, okay yung taratitag na yan ha. Hindi yan ang dating sa akin, tulyar. Kikita ka ng malaki yan pag sinuog ako yan. Tarantado ka. Hoy, pareho lang tayo may palong dito ah. Supungusan kita. Isama mo na lahat, huwag na yung mga tao ko ha. Utol ko pa yun. Sorry Ding, wala kasi nakatimbri sa akin eh. Kaya nga tinitimbri sa'yo eh. Sorry. Datansan mo yung sinasabi ko ha. Markado yun Ding. Atin ba yung mayayari niyan? Paano mangyayari yan? Eh, tayo lang tumitira dito. Pinasok tayong mga to. Sige, tignan nyo! Teritoryo! Anong ginagawa mo dito? Ha? Kinakatok yung stereo ng kotse ko eh. Gusto pa nga akong patayin, no? Ang lalaki na katuhan, hindi ko mag-decide ng trabaho. Ayun, tumakbo doon! Asan sila? Doon sa aristocrat! Putaan nyo! Sige, sundan mo! Hindi, pati ka, umuli mo!
Saka ba pupunta? Taratado ka! Ha? Nakabantay nga ako eh! Kundi dahil sa akin, di bangkay ka na ngayon! Oh, Lord! Taratado! Bati mo! Bati mo! Yung kotse! Taratado yung! Gusto mo? Gusto mo? Eh, anong gagawin natin? Eh, wala naman tayong gamot! Kumuha ka ng asin, may suka dyan, may sibuyas, may bawang, ilagay mo rito. Kuya naman! Kahit asin, sige na. Kuya Karding, bakit ka ba nasugatan? Alam ko ba magaling ka sa bakbakan? Angay ka pala eh. May magaling pa sa pinagtutulungan ng tatlo. Teka, teka, sampu ang kalabang ko ha, sampu. O kita mo na, sampu pala. Lagyan mo sa maliit sa basahan. Yan. Ay, Karding! Ko! O ano, ikaw may utos yan, tapos sisigaw-sigaw ka! Talagang-talaga na si Ate Loling nyo, ano? Marunong gumamot ang sugat. Ilan na ba nang nililigaw sa'yo, ha? Wala, kuya. Wala? Totoo wala, ba? Wala eh! Dahan-dahan, totoo ba wala? Wala! Babantayan nyo si Ate Loling nyo, ha? Kapag may sumalbahe rito, ha? Bugbugin nyo! Basagin nyo yung mukha! Ha? Iisa tayo rito. Pamilya tayo, di ba? Ha? Ayos! Pag mayroong pansit, ayos. Pag walang pansit, hindi ayos. Karding, Karding! Nay, palo ko na. 900. Aray! 1-2, 1-2. Aray! 1-5, 1-5. Aray! 1-6! Karding, wala na talaga. 1-6 lang talaga. Paano naman sa anak mo? Ano? Hindi, wala nga ako sinabi. May sinabi kata eh. Hindi, wala. Kuya, nanungkit ka na naman ano? Mata. Ano ba? Bakit ba haharang-harang kayo dyan sa daan? Tumabi nga muna kayo at dadaan ako. Kala namin kasi naplas ka na sa loob eh. Maganda ka ba? Sabi Diyos, okay, huwag mong kalabanin niya, matapang yan. Tignan naman, nagpapakaduling ka dyan. Eh, ano naman klaseng trabaho ang mahihita mo dyan? Pag yung waitress na naman, eh food-food na nga ang swelas ng sapatos mo. Kasi silbi sa mga hunghang ngayon, gutom ka pa rin. Eh, wala akong magagawa. Ayoko na sa dati kong trabaho eh. Hoy, gusto mo sumama ka na lang sa akin bukas, mag-extra tayo sa pelikula. Big scene, maraming kailangan babae sa eksena. Ah, talaga? Saan? Tanungin mo kung sino nando doon, artista. Uy, sino? Si Gabby Concepcion at Richard Gomez. Pero di ko naman type yung mga yun eh. Yabang ito. Hoy, mahiya naman kayo. Wala sa mga itsura nyo mukhang artista. Mahiya naman kayo sa balat nyo. Kaya kung ako ikaw, Digna, sumama ka na lang sa akin. Bukas na bukas, aayusin kita doon sa mga kaibigan kong hapon. Takapalan lang naman mo kaya ni. Eh. Alam mo Tala, matagal-tagal na rin akong punding-pundi diyan sa mga arte mo eh. Sumigi ka na diyan sa racket mo, hindi ka namin pakikialaman. Pero wag mo kaming idadamay diyan sa klase ng pamumuhay mo dahil gusto pa rin naman naming maging marangal sa harapan ng tao at lalong-lalo na sa harapan ng Diyos. Kung di ka titigil, ako uupak sa'yo, ha? Pa! Gusto mo makita ang pictures namin sa shooting? Ay, sige, patingin! Aray! Di ba si Pacquiao meron yan? Sandali! Nako! Ikaw nga! Si Mr. Wong! Ang laki-laki ng ermita, dito pa tayo magkikita sa loob ng labas. Natatandaan bang mukhang ito? Eh paano naman kita hindi maaalala, sinaksak mo ako. Kaya bago kita balasahin, ha, lumipat ka na sa sakya mo. Baka uminit pa ulo ko eh. Wow, pare, ang lakas ng dating mo. Baka hindi mo alam yung nasa likod mo, mga kasama ko. Pati ito? Si pala kasama mo? Ah!
Ano? Ha? Boss, boss, sasaktan ako. Tarantado ka dapat ngayon, may pera na ako, nabulila sa patuloy. Pera? Ano? Bibigyan kita. Nasaan? Pera, ito. Akin ito? Oo. Oh. Ha? Mabait ka naman pala eh. Ako rin, pagod na talaga ako. Monique! Huwag mo kaming tatakutin. Ipapupulis ka namin. Ben? Bakit ganyan ang ayos mo? Ano nangyari? Kailangan kitang makausap, Monique. Sige na, Cleo. Susunod na ako. Kakausapin ko lang siya, ha? Eh, bakit naman gabing-gabi? Hindi ba pwedeng bukas na lang? Kaibigan ko si Ben. Siya yung nagligtas sa akin noon. Sige na. Mag-uusap lang kami dun sa pansiteria sa kanto. Sige, mag-iingat kayo, ha? Oo. Halika, Ben. Dun tayo mag-usap. Yung restaurant na pinagtatrabahuan mo. May naiwan ka bang address? Kahit sa bago kong pinagtatrabahuhan, hindi ko binigay ang tunay na address ng boarding house. Dobleng ingat ang kailangan. Disidido magamang yung patayin ka. Ayaw nila na may kahati sa kayamanin na mami mo. Hindi na nakapagtatakang gawin ng mag-ama yun. Pero ang mami, bakit siya ganun? Bakit nung pagtangkaan ako ni Charles Mundo ay... Alam kong noong pakontra ka na sa pag-aasawa ko, Monique. Oo, mahal mo na matay mong ama. Pero kailangan bang mag-imbento ng ganitong klaseng kasinungalingan para siraan ang isang disenteng tao tulad ni Osmundo? Anong disenteng tao pinagsasabi niyo, ma? Ma, hindi ako nag-iimbento. Pinasok niya ako sa kwarto. Gusto niya akong gastahin. Gusto na! Kung nagtangka sa'yo si Osmundo, iisa lang ang dahilan. Inakit mo siya. Hindi ba kayo nakikinig sa akin? Buksan niyo ang tenga niyo! Itila din niyo ang mga bata ninyo para makita ninyo ang mga nangyayari dito sa asyenda! Ma, mahal na mahal kita, ma, mahal na mahal kita. Kaya ayoko may masamang mangyari sa'yo o sa ating dalawa. Hindi na niya ako pinaniwalaan. Gumawa pa siya ng kasinungalingan para pagtakpan ang mahal niyang asawa. Tugo niya ako. Bakit pinaliwala niya ang panganib ko kay Chos Mundo? Paano kung hindi ikaw nautusang patayin ako? Marunong ang Diyos. Alam niyang napakalaki ng utang na loob ko. Ito na matay mong daddy. Wala akong kapera-pera noon nang ma-hospital ang nanay. Nang mamatay ang inay, siya ang nagpalibing. Saan ka magtatago ngayon, Ben? Hindi lang akong gusto nilang iligpit, pati ikaw. Kaya kong ingatan ang sarili ko. Ikaw magtago kina Gilbert. Hindi titigil ang mga yun. Lalo na ngayon nalaman nilang buhay ka pa. O sige, maayos na yan. Aray! O bakit? Tusok ako eh. Ikaw naman, huwag mong pahalat ang hindi mo alam yung trabaho mo. Eh, totoo naman eh. Ikaw ingay. Yung isa dun, no, kanina pa nakatingin sa'yo. Saan? Yun sa dulo. Bukas a-absent ako dito. Oh, bakit? May shooting ako. Oh. Alam mo kung saan? Saan? Sa beach. Talaga? Oo, tapos pinagdadala nila ako ng bikini, Day! Bakit? Sino mong bibikini? Ako! Pagkakataon ko nang ipakita sa buong mundo. Miss, pwede bang magtanong? Ano ho yun? Kapatid ka ba ni Monique?
Yung sikat na singer na namatay? Hindi. Paano siya maging kapatid ni Monique? Eh, ang pangit-pangit nun. Sige na, bumalik ka na sa trabaho mo. Hoy, mas maganda naman yata si Monique, ano, kaysa dyan sa katabi mo. Doroy! Gusto ko siya. Okay siya. Uy, nakilala ko. Sabi naman niya, kamukha mo lang. Eh, di kamukha mo lang. Huwag ka nang maingay. Nandiyan pa ba? Nandiyan pa. Good evening, Mrs. Fishboy. Hi. Awesome. Hi. Hindi mo nabibili. Alam mo, mukhang masarap yung fishball. Nagugutom na ako eh. Pwede tayo. Ay, naku, dili ka na. Dalian mo. O Manang, kami na. Manang, 2 piso nga. Pengin pang tusok. Taka mo. Ako tutusok. Thank you. Excuse me. Thank you. Ayan. Gusto ko yung malulutong, Manang. Ako rin. Okay, thank you. Thank you. Ano, Leg? Kumusta racket natin? Alam mo, hindi ka dapat nagtsatsaga dyan sa bari-bari. Dumikit ka lang sa akin. Aayusin ko buhay mo. Kasi, sayang ka eh. Alam mo, sa dating mong yan, dapat ang binibilang mo, yen at dolyar, di ba? Ito, nakita mo to? Ha? Tuna yan. Isasabit ko ito sa lady mo. Pumayag ka lang. Huwag mo nga akong igaya sa ibang babae dyan! Okay. Hindi kita mamadaliin. Pero, pag nagka-problema ka, o sumabi ka kaya, nandito lang si Panto. Handang tumulong sa'yo. Gago! Ang sakit-sakit ng katawan ko. Ano kasing pinagagagawa mo doon? Miss, sandali lang. Huwag kayong bibigla, ah. Dane. Ako nga pala si Cardin, taga Ermita. Tugos ko lang sana kunin yung pinatago ko sa'yo. Ano daw? May gusto raw siyang kunin na ipinatago sa'yo. Pwedeng nakalimutan nila kasi hindi kaagad ako naka-rest back eh. Yung tepakas na itinago ko sa bag mo. Pitaka raw. Ikaw ba may-ari ng pitaka? Ako nga. Kasi may mahabol sa akin eh. Togots akong bakalan. Kaya medyo ang ginawa ko, nilagay ko sa bag mo yung tepakans. Kaya kung pwede sana, akin na yung tepakans. Ah, yun ba? Sandali, kukunin ko lang sa loob. Teka, bilis-bilis mo nang maniwala. Hoy, mister, may mga papeles at ID ang wallet na yon. Bigyan mo nga ako ng ebidensya talagang ikaw ang may-ari. Ikaw masyado kong pakialamere. Hindi ikaw ang kausap ko. Siya. Huwag mo nga kaming paikutin. Hindi namin pinag-iinteresan ang wallet o ang laman nun. Andon, walang bawas kahit isang pera. Pero may suspecha kami na nakaw yon at ipinasa lang sa bag ng kaibigan ko. Ang gusto naming mangyari, mapunta yun sa tunay na may-ari. O kaya, ibibigay na lang namin sa ampunan. Mosi ka ba? Ha? Masyado kang hassle, ah. Kailangan ko yung pizza na yon. Yung nanay ko nasa ospital. Kailangan ko bumili ng gamot. Naitindihan mo? Talaga? Alam mo, maganda yan. Napanood ko na yan eh. Pero mas maganda, bumalik ka na lang dito pag may ID ka na. Kala mo matatakot mo ako sa tulak-tulak ng gate? Ha? Balik ka na, tama na yan. Sa mga ganyan, hoy! Sige, tawagin si Johnny. Yung si Johnny bugaw, lamang loob ng ermita yan. Amoy pa lang ng babae dito. Pikit mata niyang sasabihin ko ng pangalan.
Boss, natatawag niyo raw ako. Johnny, may paggagawa ako sa'yo. Kailangan ko ang pangamoy mo. My goodness! You make some of my egg! You're not watching your eyes! Are you the chairman of the room? Sorry, that was really clumsy of me. My God! Get up! I'm really very sorry. There's a problem, huh? This! I'm sorry. Sige. You son of a bitch! Well, you know, what's your, you know, I'm really sorry. You! Oh, what? Demonyo ka. Sa likod ng mga kamay mo, pati mga bata ako, tinalo mo. Galing. Natagpuan ko rin ang lalaking kasing tarantado kung kumana. Natawa pa. Mag-asawang sampal yun, ha. Kailan tayo kinasal? Anong tawag mo dyan? Eddie, break na tayo. Iba rin ang demonyong to. Kaya nauubos sa mga turista sa Maynila ay dahil sa mga katulad mo. Hoy! Anong gulong nangyari dito? Ha? Sir, sandali! Kasama mo ito? Sandali! Ha? Itong dalawang loko-loko, dinukutan yung turista. Ayun o, ayun ang puti. Hey! This is your wallet, right? Yes, that's my wallet. He's right, officer. That's my wallet. Dali nyo. Ikulong nyo. Kung walang pampiyansa, bulukin nyo sa bilibid. Pasensya ka na, nabitin yung honeymoon natin. Dumating yung mga gwardiya sa bilibid. Ano pangalan mo? Carding. Hahanapin kita. Hihintayin kita. Baka sakaling matuloy na honeymoon natin. Tama na, hindi ka na. Mabuti pa siguro umuwi ka na sa bahay. Di ba magkasama tayo? Umuwi ka na. Susunod na lang ako. At saka, i-deliver ko pa itong mga bulaklak na natitira eh. Uwi ka kaagad. Oo. Kung sa dating mo yan, dapat ang binibilang mo, yen at dolyar. Pero, pag nagka-problema ka, nandito lang si Panto. Handang tumulong sa'yo. Hindi ko totoo yan. Alam ko sige, talim mo na yung mga doon. Parang kita dyan eh. Boy, yun ang kailangan mo. Nahanap ko po si Kuya Carding. Carding? Carding Ermita? Oo. Ayun, nakakulong. Lahat ano kailangan sa kanya? May dalawa akong pera para humahil na ba siya. O, sige. Hoy, Carding, may bisita ka. O, sige, pasok na. Salamat, ho. Ba't nandito ka? Oh, padali na Ate Loleng. Pambayad mo daw dito. Saan kumuha ng pera si Loleng? Ewan ko. Basta nung dumating siya kanina sa bahay, nalalambot. Puro dugo yung palda niya. Alam mo, Kuya Carding, may saot siyang kwintas. Ang ganda. Ganyang kalaki, oh. Bakit mo nagawa yun, ha? Bakit sinira aming buhay mo? Hindi mo ba inisip mga pinangaral ko sa'yo? Kuya, nagawa ko yan dahil ayaw kitang maipit sa bilanguan, eh. Wala akong pakialam kahit mabulok ako sa kulungan. Hindi yun ang sapat na dahil lang para sirain mo yung buhay mo. Ibenta mo yung sarili mo sa mga buitring yun. Ha? Ano kayo ng pagkatao mo? Ha? Isa ka lang sa mga inayupak na yun. Hindi ba ka binipiliin ako sa'yo na huwag ka nalapit kay Pando? Ha? Hindi ba ako pinakigyan? Kuya, dahil ayaw kitang makulong. Kawawa naman yung mga batang umaasa sa'yo. Kawawa naman sila.
Kaya kong ginawa yun, kuya. Ibang! Ding, tawagin mo si Aling Desta manghihilot, ha? Patingnan mo si Loleng. Magdilaysa ka ng pera para sa doktor. Ding, siya, magdilaysa ka! May asikasuhin lang ako. Hindi mo alam ang salitang awa! Naawa ka ba kay Loleng? Kid si Anjos lang yun! Kid si Anjos lang yun! Ilang bata na sinira mong buhay, ha? Hindi ko talaga! Hindi pa ako nakakapatay! Ngayon lang, papuyan ang mano kita! Sumipat ka na rito! Ayoko lang makikita pagbubukha mo rito, Sir Mita! Ayoko nang maligaya sa amoy mo rito! Buhay ka para pao-pao mo na! Inaakyat ka na! Munik! Si Munik! Habulin niyo! Joey, nakita wala mo pa? Eh. Ikaw, Jun. Wala eh. Sansiyan pa yata tayo. Mag-split tayo. Sunahin lahat ang bawat sulok ng bahay. Dalian nyo! Tara. Ano yan? Pasensya na ho kayo, makikitago lang ho. May humahabol ho kasi sa akin eh. Papatayin ho ako. Aray ko, ma'am. Aray ko, ma'am. May sakit ho ba siya? Bakit ho sa duguan? Eh, opo. Baka ho may maitutulong ako. Aray ko. Meron ba pumasok na babae dito? Wala akong nakita. Meron ba? Wala. Baka nasa kwarto. Sige. Meron sa likod. Ano? Wala dito eh. Wala din dun eh. Wala. Liga na. Liga na. Tara. Hello. Oh. Sige. Hello pa. Bakit? Tita Beatrice? Kailangan dalhin sa ospital? Sige pa, susunod na ako. Ikaw? Hindi ba ikaw yung... Ginagawa mo dito? Aksidente pagkakapasok ko dito. Kasi... Namumutla ka na, kailangan dalhin ka sa ospital. Saan ang pinakamalapit ospital dito? Metro Doctors. Doon mo na siya dalhin. Kukunin ko yung wallet, isusunod ko na sa inyo doon. Kakailanganin mo ng pera. Huwag kayo alis dito, ha? Papa, ha? Opo. Kuya. Kailangan na po siyang i-admit. Kaya makipag-ayos na po kayo doon sa admission. Doon po sa kanan. Miss...
Kailangan ko na isang kwarto. Nasa emergency room na yung pasyente. Kailangan daw ng kwarto. Pakibilisan lang ho. Wala pa kayong Tagalog. Puro kayo English eh. Paano ko maintindihan yan? Mamaya, madimanda pa ako dyan eh. Ang mabuti pa, tanongin na lang kung gusto nyo malaman. Sasabihin ko na lang sa inyo. Nurse, kailangan ko na isang suite para sa misis ko. Anong ginagawa nitong tarantadong to dito? Di ba nakakulong ka? Paano ka naklabas? Pa, ingatan mo ang pitaka mo at baka sungkitin nito. Wala pa ba yung kwarto, miss? Magde-deposito kayo ng 2,500. Mamaya na yung deposito. Unahin niyo muna yung pasyente. Maubusan ng dugo yun eh. Ano ba kayo? Naghihintay na yung doktor doon eh. Kailangan ko yung kwarto. Sorry ho. Talagang regulasyon ng ospital eh. Katarantado regulasyon yan. Unahin muna yung tao bago pera. Hoy, tumabi ka muna kung wala kang pera. Nang i-istorbo ka eh. Tabi-tabi eh. Napupundi na ako sa'yo ah. Tama na. Bibigyan niyo ba ako ng kwarto? Hindi. Oo nga naman. Dapat ka talagang bigyan. Ang dapat sa'yo, sa PGH, para libre. Sandali na lang. Nasaan ho yung lalaki may dala sa kanya? Nasa admission section po siya. Kumusta na ho siya? Kailangan ko talaga matignan siya eh. Pero hindi pa ho kasi bumabalik yung lalaki nagdala sa kanya. Thank you. Miss, excuse me. Dumating na ba yung mamang naka-chalekong leather tsaka itim na sombrero? Nakakuha na ba siya ng kwarto? Kasi hinihintay niya ako eh, dala ko yung pambayad sa ospital. Hindi pa, miss. Ayun o. Patantagal mo. Hanggang ngayon si Lola nasa emergency room pa. Hoy, huwag ka magagalit at huwag mo akong sisigawan ha. Kinagawan lang kita ng pabor, ikaw pagalit. O yan ang wallet mo, walang bawas. Sandali. Sandali lang. Hindi naman ako nagagalit sa'yo eh. Naaasal ako sa ospital na to. Mas importante pa yung pera sa tao eh. Mamamatay na yung tao ha, napakabandiposto. Sumisigaw ka na naman. Hindi. Umiisip lang ako ng paraan kung paano kita pa sasalamatan. Sige na, bilis na. Bayaran mo na yung kwarto. Ha? Bakit ipinasok pa natin siya sa ospital? Papatayin din lang. Palabas. Konting puhunan. Sa malaking tubo. Hindi dapat magduda ang kanyang mga amig at kamag-anak. Mas magandang tingnan. Kung malalagutan siya na inaasikaso ng mga espesyalista sa isang respetadong ospital. Eh kung mapagaling siya ng mga doktor. Lasunin ulit. Kailangan niyang makatulog ng mahaba-haba. Sabi naman ng doktor, ligtas na ang kapatid mo eh. Hindi ko kapatid si Loleng. Isa sa mga batang inaalagaan ko. Maraming salamat dun sa pitaka. Naistorbo ka pa. Huwag kang magagalit ha. Alam ko di naman sa'yo yung pitakang yun eh. Kanino ba yon? Napiti ko lang sa isang mama. Wala akong magagawa eh. Doon ko kinukuha yung pinususuporta ko sa limang batang inaalagaan ko. Pangangatok ng stereo ng kotse. Pandurukot. Ganun ka ba? Oo. Self-employed ako eh. Ano nga bang pangalan mo ulit? Tigna. Ako naman si Carding. Carding Ermita. Datandans mo pa. Oo, mas bagay nga sa'yo yung buhok na nakapamada kesa dyan sa ayos mo ngayon. Carding, sa nangyari kay Loleng, kailangan niya ng tunay na pangangalaga at pangunawa. Magiging malaking marka yan sa mura niyang kaisipan. Sige ah. Papasalamat ako sa binibigay mong oras kay Loleng, ha. Sa pagdala mo sa kanya, alam mo ngayon lang nagkaroon ng kaibigang babae yan.
naawa ako sa kanya eh. Kung bakit ba parang may tumutulak sa akin na bisitahin siya at alamin kung ano ng kalagayan niya. Kailangan niya ng moral support dahil sa malungkot na pangyayari sa buhay niya. Teka, teka! Sila Gilbert! Sila humahabol sa akin! Gusto nila akong patayan! Huwag mo ko iiwan! Di ba si Monique yan? Yan yung mga nakakatalo ko eh! Halik, halik ka na! Teka, teka, teka! Huwag! Sabi tayo! Sabi! Saan? Ito! Tabi! Tabi, tabi! Dali! Jules! Tabi! Wala! Boss, ikutin ko doon para sigurado! Sige! Wala na! Tawag mo na! Ito, Julie! Hoy, wala na kayong mapupuntahan pa. Yung sinasabi mong honeymoon. Ngayon natin itutuloy. Teka muna! Bakit sa akin nakatutukol baril mo? Di ba ito gusto nyo patayin? Ba't ba't ako dadamay nyo? Ulong niya ka! Ibig mo sabihin hindi mo ako pagtatanggol sa mga hayop na yan? Bakit naman kita yung pagtatanggol? Hindi naman kita kaano-ano. Wala naman tayong relasyon. Ba't ako magpapakamatay? Ay! Kakapal mo! Dapat ikaw na dinala ang wallet mo! Wala tayong magagawa. Baril yan eh. Patay ako dyan. Sige! Tirain nyo na! Eh, kayo naman masyado kayo ko! Pa, bitiwan niyo ako! Tama niya! Pa! Bitiwan mo nga ako, sabi! Ay, dito pa! Bata, marami ka pang kakainin. Happy honeymoon! Matagal-tagal niyo rin ako niloko ni Ben Monique. At pati mga dyari na pasakay ninyong, ikaw yung natagpuan sa may gilid ng ilog Pasig. Nawasak ang mukha at di makilala. Ang galing ng drama ninyong dalawa! Mabuti na lang at mayroong isang Ben na marunong matakot sa Diyos at hindi nagpasaklaw sa kademonyo ang ninyong mag-ama. Maaaring makontrol ninyo ang pag-iisip ng mami ko. Paikutin siya sa pagkukunwari at pagsisinungaling ninyo. Pero hanggat nabubuhay ako, Gilbert, hinding-hindi ninyo makukuha ang kayamanang pinag-iinteresan ninyo! Sinong may sabi sa iyong buhay ka pa? Monique, patay ka na! Nakadikit na sa lupa ang abo ng katawan mo! Yan ang paniniwala ng mga kaibigan mo at ng mga dyaryo. At yan ang gagawin ko sa iyo. Papatayin kita. Ngayon din. At walang makakaalam. Pero bubuhayin kita muli kung susundin mo ang dalawang bagay na hihilingin ko sa'yo. Isa, pakasalan mo ako. Dalawa, pipirma ka sa mga dokumento magsasalin ng lahat ng mga kayamanan mo sa pangalan ko. Gawin mo yon at bubuhayin kita muli. Hindi! Kahit kailan hindi mangyayari yan. Tama na!
ng isang malaking pagkakamali ng mami ko. Tama na rin ang wasakin yung buhay niya. At walang kwenta na rin kahit patayin mo man ako, Gilbert. Dahil mawala man ako, meron pa rin tayong batas na uusig sa inyong mag-ama. Nag-iwan ako ng isang salaysay at pagtatapat sa aking abogado na kung sakaling mapatay ako, kayong mag-ama ang dapat managot! Wala kayong ligtas, Gilbert! Wala! Hindi dapat mangyari ito, ngunit tinanggap ko lang ang pag-ibig ko. Dalawang oras lang ibibigay ko siyo para mag-isip. Pagkatapos nun, tuloyin ka ng mamamatay. Dandan! Talaga nga naman pag binibenas ka, oh. Katakot-takot na kamalasan na naman to, ha? Isipin mo, dahil ko ba tinamaan ng bomba sa Iraq, ha? Eh, sino ba yung tignang yan? Bakit pumayag kang pumasok sa problema niya? Tignan mo, nagmukhang chicharong bulaklak tuloy mukha mo. Kuya Karding, bakit nabugbog ka na naman? Naunahan ako. Tsaka paano ko siya hindi tutulungan? Siya ang nagdala ng pitaka na pinambayad ko sa ospital. Yung para kay Lolen. Eh, sino ba talaga yan? Hindi ko nga alam, eh. Alam mo, ang pinagtataka ko kung bakit siya hinahabol ng mga Iraki na yun. Iraki? Oo, yung pangkati sa dam. Tsaka alam mo, tuwing magkikita kami ng mga yun, ha, gustong-gusto nila akong sinasaktan. Pinagpapraktisan yata ako, eh. Mga walang yang yun, kapag nagkita kami ulit, ha, lilip-silipin ko sila. Unang masok at talo. Sigurado, talo ka. Eh, puro sibuyas ang kinakain ng mga yun, eh. Ulul. Mama, sandali. Bakit? Gusto ko makausap si Gilbert. Sasabihin ko sa kanyang pumapayag na ako sa gusto niyang mangyari. Dalhin mo ako sa kanya ngayon din. Hinihintay niya ang sagot ko. Walang steran, ha? Don't. May kabuntot ka na namang kamalasan, ha? Mabingo na naman ako. Tinan mo nangyari sa akin. Nagmukha akong pinikpikang manok. Karding, I'm sorry. Dahil sa akin, nasaktan ka tuloy ng grupo ni na Gilbert. Tsaka nagmukha kang pinikpikan. Ano ba yun? At tsaka humihingi nga pala ako ng dispensa dun sa maling akala ko na hindi mo man lang ako poprotektahan sa kanila. Wala yun. Nagulpi na ako, eh. Pwede bang makituloy? Malamig dito sa labas, eh. Sige, pasok. Mga bata, tulog na? Oo, kanina pa. Bakit marami kang litrato niyan? Ayan. Dati kong shorta, ayan. Ano ka mo? Dati kong shorta. Yan si Monique. Mahal na mahal ko yan. Napakagaling kumanta. Sumikat. Nagkaroon na napakaraming pera. Ayun. Lumaki ang ulo. Kaya, iniwan ko na. Ah, ganun ba? Sayang naman. Alam mo kasi, napakaraming babae rito sa mundo. Maraming naghihintay sa akin.
Naubo ka yata. Ah, libag. Kaututang dila ni Karding. Ano? Ah, libag. Kaututang dila ni Karding. Ba't nga pala napunta rito? Tumakas ako kay Gilbert Karding dahil siguradong papatayin na niya ako. Eh, wala akong alam na ibang mapagtataguan. Kaya kung di sana kalabisan sa inyo, dito muna ako kung pwede. Namumuro na ako eh. Isang bunot na lang naman ngayon. Pupusoy na ako. Eh, ano pa magagawa ko? Nandito ka na eh. Pero ito lang ang sisigraduhin ko sa'yo. Bigla na lang bubulagay mo ngayon. Di ba, libag? Ano sa palagay mo? Hindi ako mapalagay. Ano sa tingin mo? Ayokong tingnan. Tarantado ko, umalis ka sa harap mo kung ayokong kausap. Alis! Alis! Naintindihan mo ba ako, Digna? Hindi nila alam ang lugar na ito. Halika rito. Sumiksi ka nila sa mga bata. Ano sinabi sa'yo ng sardinas? Huh? Kamukha siya ni Monique? Tingin mo yung retrato. Abay, kundi lang patayin na si Monique eh. Ano? Huh? Ang sabi mo? Kundi patayin si Monique ha? Para sa akin boy siya. Sa umuwi ko kumpara rin ha? Saksakan ang katayin eh. O teka, bakit? Ibig mo sabihin pangit ako. Ikaw may sabi niyan. Naku, panibago na naman yan! Sinan! Sinan! Sino ka? Karding! Siya si Ben, kaibigan ko. Tinawagan ko siya para sumunod sa akin dito. Meron akong gustong malaman sa kanya eh. ELB. Sige, pasok! Wakas, napusoy ko na rin tarantadong ding na yan. At ngayon, kausap niya si Monique. Mabuti tinawagan mo ako. Kailangan umalis ka na Maynila ngayon. Ang galing ako sa probinsya ko. At sinabi ko sa katiwala ko na kung sakali makumbinsi kita umuwi ron, ay bigay sa'yo lahat ang kailangan mo. Itong address. San to? Barrio Putol, Barangay Santa Cruz, Los Baños. Iiwan ko sa yung jeep. Andyan sa labas. Hindi na ako magtatagal. Salamat. Mag-ingat ka sana. Ben, salamat ha. Makakabayad din ako ng utang na loob ko sa'yo balang araw. Salamat. Nagtagal mo rin ako tinarantado, Ben. Tamang papa. Ikaw ang nagtago kay Monique. Ikaw rin ang naging dahilan para makita siya. Wala siya dito, Gilbert! Ah. At hindi mo siya makukuha! Ano yun? Si Ben yun! Umirid ka pa, hayop ka! Sinasabi ko na nga, Ben! Hindi mo lang kapuntot! Nakampal mo pa ka, malata! Patay na si Ben! Ikaw na ang gusto! Ngayon! Lalabas ka ba riyan? O gusto mong tagtalin pa kita ng bala? Dali na, mga bata! Kunin mo sila sa hospital, ha? Oo! Sa probinsya na tayo magkita! Oo! Sino! Bilis! Bilis! Umuulan ng bala! At hindi kayo makakapunta sa dam! Nasabi ko na nga ba eh! Pinikpikan na naman ang tatay ko rito! Sorry, kadi sumit talaga! Tara na! Digna! Bilisan mo naman! Tinutubuan na ako ng ugat dito eh! Oo, sandali na lang! Pinagbili ni Ben na darating ka rito.
Ito raw magandang dahilan para makaganti siya ng utang na loob sa iyong mga magulang. Sayang at napatay pala siya. Opo. Iturin mo nang parang sa iyong bahay na ito. Kung ano man ang kailangan mo, sabihin mo lang sa akin. Salamat ho, pero mangangailangan ho kami ng mga damit. At saka ho... Pera. Kahit na anong kailangan mo, ibibigay ko sa iyo. Yun ang bili ni Ben. At bilang katiwala niya rito, nakahanda ako sa anumang ipag-uutos mo. Salamat ho. Diyan na lang. Para na, diyan na sa tabi. Okay. Oops. Yeah. Isa-isa lang. Okay. Harding! Tignan, nandito ba kami? Woo! Oy! Harding! Woo! Oy! Ano? Ha? Oy! Tuloy! Ano? Ha? Kumusta ka na? Ano ka pa rin ba? Ha? Hindi ka ba nahirapan sa biyahe? Saan nga rito, Higa? Ano, ha? Ano, ha? Higa ka pa rin ba? Napapakinabangan ka naman pala tol eh. Siyempre, pati nga yung driver ng kalabaw, binigyan ko ng cheque. Ayos ko yun, tumatalbog naman yun eh. O, mga bata. May sasabihin sa inyo si Ate Digna nyo, ha? Makinig kayo mabuti. Hoy, libag! Alam kong lahat kayo ay nagtataka kung bakit biglang-bigla nandito tayo sa liblib na lugar na ito. Ang dahilan ay ako. Yung barilang nangyari kagabi, dahil sa akin yun. Kasi may mga taong gustong patayin ako eh. Sa madaling salita, nadamay ko kayong lahat sa problema ko. Siguro nga tama ang Kuya Carding ninyo. Hindi ko lang kabuntot ang problema. Kakambal ko pa. Eh, ayoko naman ang dahil sa akin eh. Magulong lahat ang buhay ninyo. Kaya hindi ko kayo pipigilan kung gusto nyo akong iwan dito. Ako na lang ang magtatago kasi problema ko naman to eh. Ano sa palagay mo, Carding? Hindi ako mapalagay. Ikaw, Libag, ano sa tingin mo? Ayoko pa rin tingnan. Paramtadong ibig ko sabihin, dadamahin mati si Digna, hindi. Mapapatayin ko sa mata mo to. Dadamahin yun. Masyado kang piloso po. Leng, okay sa'yo? Mabait siya, Kuya Carding. Tinulungan niya tayo. Sasamahan ko siya. Ikaw, Tambok, okay ba sa'yo? Masarap dito, Kuya Carding. Sariwa ang hangin. Sasama na ako sa kanya. Ako rin, Kuya Carding. Dito na lang. Ikaw naman, Peck. Sasama na lang ako sa kanya. Ikaw naman, Higgs. Marunong ka magluto ng pancit adobo? Ano? Oo, hindi lang yon, marami pang iba. Tox, ikaw naman. Kuya Carding, nahihi ako. Mali ka na, ako na. Ako na. Hoy, kayo ha? Yung mga binitawan ng salita. Ako ha? Ano ba sa palagay nyo? Tama ba yun? Huwag kang magsasalita! Huwag kang gagalaw! Ganyan ka lang. Jump! Madahan-dahan! Jump! Hey! Patalon! Ayan mo, Phoebe! Ayaw ba sumama sa kanila? Masarap ang tubig. Sarap! Alam mo, Loleng, lahat ng tao ay dumadaan sa kung ano-anong pagsubok sa buhay. Kadalasan ang mga ito'y masakit. Mapte. At nakakapanupaypay. Diba? Pero alam mo, ang tao, marunong din humarap
at lumaban sa kahit na anong problema. Tulad mo ngayon, may iniisip ka. Gumugulo sa isip mo. Ang gusto ko, huwag kang patatalo. Umaban ka, Loling. Tawanan mo lang ang problema mo. Kaya mo yan. Smile naman. Kunti pa. Tamo, ang ganda-ganda mo pag nakasmile ka. Yan. Umaban ka. Nanit! Yun! Sige! Yan! Yan! Uy! Tumba mo! Tumba mo! Ano ba? Tama na! Yan. Tama na yan! Tama na yan! Ano ba? Awat na! Awat na! Tama na! Tama na! Tama na! Tama na! Tama na! Kanina ka pa nandiyan, hindi mo sinabihan tong mga bata eh, nakita mo nagpapatayan na! Eh, turo ni Kuya Karding yan eh! Kung hindi lang magkasundo kung sino ang tama eh, daanin na lang doon sa buntalan! Ikaw naman, isa ka pa, tanda-tanda mo na utak, tungaw ka pa rin. Pati mo lang sabihan itong mga to. Awating ko, di ako naman nanilintikan kay Karding. Tama yan. Practice and practice para tabigas yung buto. Parang di maloloko. Ah, ganun. Eh kung si Loling ang hindi makasundo, ibig mo sabihin kahit maliit, papatulan niya? Ba't lahat naman maloloko kasi laki niya? Ha? O baka ganito ibig mo sabihin, ha? Kapag malaki ang kalaban, tatakbuhan mo. Hindi mo papalagan. Alam mo, sa panahon ngayon, ha? Malaki maliit, kailangan palagan mo. Pag di ka pumalag, ikaw ang kakanain nun. Kala ka na, nagsasalita ka na naman, hindi ko naiintindihan. Alam mo na, kilabot yung takbo ng utak mo, ha? Lalaki ang mga yan, balok tutang pariniwala dahil dyan sa malimog turo. Oy, sa mga turo ko, ha? Kahit sa sila makarating, hindi sila maano. Oo, teka, basta na lang kayo susugod, hindi malang kayo naghugas ng kamay. Ayaan mo sila, para hindi kagad kapitan ng sakit, para masanin sa mikrobyo. Sige, kain. Walang kakain ang hindi naghugas ng kamay. Kain na kain, sige! Nangiinis ka ba? Oo, bakit? Ba't mo ako iniinis? Inaagaw mo ako ng papel sa mga bata eh. Tinatanggalan mo ako ng karapatan. Kung ano na tinuturo mo? Ba't ikaw ba nanay? Bakit ikaw ba tatay? Hindi kita inaagaw ng papel sa kanila. Gusto ko lang ituro sa kanila kung anong tama. Eh ikaw, anong karapatan mo ituro sa kanila ang mali? Gusto mo pa yata lumaki yung mga yan na walang modo eh. Ngayon magkakasama na tayong lahat sa bahay na ito, gagawin natin kung anong tama. Pagkahugas ng kamay, magdadasal muna tayo ng pasasalamat. Naintindihan nyo? Naintindihan mo? Wala ako naintindihan. Limag! Tara! Ano pang ginagawa mo dyan? Maghuhugas ng kamay at magdadasal ng pasasalamat. Ulul, hindi bagay sa'yo. Sip-sip! Pwede ba kita makausap? Pasensya ka na kanina. Dobantis na naman ang dating ko. Paminsan-minsan kasi basos ako eh. Isipin mo lang sana kung paano mabubura sa mga isipan nila yung mali. Tulad nung okay lang kumain ng nakaw o hindi bali na kung lagi madumi ang katawan. Eh kung lilinisin natin, yung mga tao nagpermis sa kanila, sa amin. Unang-una, isa-isain ko sa'yo. Unang-una, si Tambok. Si Tambok, yung nanay niya nagkaroon ng kabit. Pinatigil siya sa pag-aaral. Pagkatapos, ginawa siyang alila. Binubog araw-araw. Tama ba yun? Pangalawa si Loling, yung nanay niya sumama sa hapon. Sasakang, iniwan na lang kung saan. Pangatlo, yan si Antok, kapapanganak pa lang ha. Kapapanganak, napulot sa bakita, napulot si Loling doon. Tao ba yun? Mga tao ba yun? Okay. Marumeng mundo, malupit ang tao. Pero tinutulungan mo na rin lang sila, lubos-lubosin mo na. Dahil na ako madudukot? Galing sa malinisip pakakain ko sa kanila? Kalokohan naman ako yun. Ewan ko. Siguro nga huling na para baguhin yung mga paniniwala mo sa buhay. Pero yung mga bata, Karding, hindi ako makakapayag na lumaki silang pareho mo. Para lakihin ko lalatoy latoy, may natuhod. Para pagsamantala ng ibang tao. Eh si Loleng, hindi ba pinagsamantalahan yan dahil sa maling paniniwala na kahit ipagbilang sarili, kumita lang, okay na rin? Anong mangyayari dyan sa mga batang yan paglaki? Magiging mandurukot, magnanakaw, hold-upper, nagpapalaki ka ng mga kriminal? Tara!
Alam ko marami ka sikreto sa akin, pero wala akong pakialam doon. Sa Maykling, paano na magkasama natin dito, ha? Marami na katutunan sa'yo. Yung mga bata, marami rin, eh. Alam mo, nakakainis man tanggapin, ha? Nakakainis tanggapin, eh. Pero champion ko talaga. Taas ang kamay ko sa'yo. Nagkakagusto na lang ako sa'yo, eh. Mahal na kita palagay ko, eh. Maging sino ko man. Sabi ni Ate Digna. Oh, merienda daw. Dali lang. Sabi ng Ate Digna nyo, bago kumain, maghugas muna ng kamay. At tumingin na pasasalamat sa taas. Hugas! Bilis hugas na! Ba't tumatawa ka? Eh, nakakatawa ka eh. Ah, ganun. Oh, gago. Tutulog lang kayo, hindi pa kayo nag-uugas sa mga panyo. Palibasa, hindi kayo naglalaban ng mga gamit nyo eh. Yung mga kumot na yan. Sige, baba! Baba! Tayo! Baba! Baba! Hoy, Libag! 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 No! Ikaw, yung mga panel mo sa paa, nagtututong lang ang pahugasan? Uugas ko ng kahapon eh! Tropic na yan eh! Halika ka rito! Eh! Mag-uugas ng paa, mag-uugas mo na kita! Maliligo na! Sige! Sama kami mga bata! Ma'am, panalong-panalo na yung kudita mo rito, ha? Marcelo ngayon! Eh, ikaw, naghugas ka na ba ng paa mo? Eh, ako presidente ng union na itinayo mo rito, eh. Bababa na ako. Maghugas na akong paa. Leng? Yung paa mo? Tapos na, Kuya Carding. Kanina pa. Vice presidente. Okay, boys! Uy! Alam mo ba, magmula nang makilala ka, damdamin ko ay di mapalagay. Puso ko'y may ka ba? Umiibig na ba? Alam mo ba, sa panaginip ko, laging ikaw. Ano, Karding? Ibigay ko na ba? Karding! Parang pangit ang dating. Ako bibigyan ng lakbulak. Parang masisira ang pagkalalaki ko niyan eh. Dapat ako binibigyan ng bulaklak. Hindi, okay nga yun eh. Tsaka dalawang bagay lang yan eh. Tanggapin niya, o kaya ibalibag sa mukha mo. Tarantado! Huwag nang ibigay! Hindi! Gusto mo! Upahan kita! Minsan... Oy! Tama na yan, ha? Tama na! Tama na! Tigil! Kayong papasa, di ba mag-alisoso na kayo? Tama na yan, ha? Sobra naman kayo! O, ibang kanta naman, ha? Ibang kanta! Oh! Bulaklak para sa'yo! Ay, libang bigay sa akin! Pinabibigay nung kaututang dila ko! Ayun, oh! Ah, si Bandido. Eh, bakit hindi siya mismo mag-abot? Eh, baka raw maging maisye pag siya nagbigay. Ah, ganun. Halika dito. Oh! Ate Digna! Mga bata, mag-swimming na tayo sa ilo! O, sinasimbing tayo! Wow, sarang mag-swimming! O, ingat lang, ha? Bye, Ate Digna! Ano ba? Huwag mga kayo tulad! Mais pala sa'yong nagbibigay ng malunggay, ano? Medyo, eh. Bakit? Kasi do-bandids ka. Yung mga do-bandids, hindi marunong magbigay ng bulaklak sa babae. Hindi ho, ma'am. Salamat dito sa mga gulay mo. Ay! Ang lambot pala ng kamay mo. Parang bulak. Ah.
Pwede bang mahawakan ulit? Pagkahanap kay Monique. Natitiyak kong buhay pa ang aking anak. Pagkita mo siya, tuhod mo siya. Mahilya. Ayos na sana ang lahat kung di ka pumalpak kay Monique. Ngayon, kailangan mawala na siya. Kuya, si Hika sinusumpong na naman eh! Ano? Asan? Ayun na dun sa itaas! Bilis! Ayun oh! Hika! San? Kanina pa siya nahihirapang humingi. Dalhin niyo na kaya siya sa bayan. Ang init niyang taas ng lagnat! Kanina, ano ba nangyari? Eh, wala naman ako maintindihan. Tara sa ospital! Huwag kayo alis dito ha! Oo. Aling nena, kayo na akong bahala sa kanila. Sige, okay. Dibag ha? Kailangang may nag-aalaga at sumusubaybay sa kanyang kalusugan. Kung maaari sana, ilagi siya sa malilinis na lugar. Malinis doon na lugar. Malabo yata yun. Sana makatulong ako kay Hika, Kalding. Tsaka sa mga bata, gusto ko silang matulungan. Paano naman mangyayari yun? Pareho tayong tagutom. Kalding, pupunta lang ako sa bayan sandali. May kakausapin lang akong kaibigan ko doon, ha? Teka! Sino kaibigan sa bayan? Basta. Teka muna, di na baka ano na yan, ha? Uy! Uy! Salitang selos na yun, ha? Anong selos-selos? Hindi pwede sa akin yung selos-selos, gago! Maaliwala sa mukha ni Digna. Baka may boyfriend na. Ano sa tingin mo? Nakita ko na. Umiibig naman dito! Tarantado! Umiibig naman dito! Ah! Halika! Now tell me, ano ba talagang plano mo? What do you really want? Sit down! Ang gusto ko, lahat ng kikitain ng concert, idodonate natin sa street children. Pati na ang komisyon mo. Ano? At saka alam mo naman ng Diyos, pag nagbalik ng perang dinonate sa charity, 10 times, 100-fold. Ikaw na nga bahala. Naku!
Nako, Malu! Thank you! Walang yao. Tumakas na naman ang bigas. Yan, 5 kilo yan. Buti may nabili ka pa. Pero, ito ang importante. Nagbalik yung shota ko, o ayan o, o, si Monique. Walang yung Malu yan ah. Sino Malu? Ah, best friend ko. Ah, kasi tagahanga rin Monique yan eh. Eh, nakipagpustahan sa akin na buhay pa daw yan. Hindi importante yun. Ako. Yung nandito ang importante. Si Monique daw, magko-concert. Aba, manonood ako niyan. Ano? Sama ka? Pagsilosan pa ako nun. Lawa na yun. Wala na yun, di ba? Makilala ka pa kaya? Ako hindi niya makikilala? Pag nakita ko nun, magmamakaawa sa harapan ko yun. Luluhod para bumalik lang ako sa kanya. Pero may iba na ako mahal ngayon eh. Eh, ano naman na masama kung mahal mo at mahal ka rin? Napipikon na ako ah. Di ba sinabi ko sa'yo, ayoko ng babaeng mayaman at malaki ulo. At sinabi ko rin sa'yo, pag sinabi ko, ayoko na! Ayaw nun eh talaga. Eh, ba't nagkakandara pa ka pang panoorin yan? Eh, meron naman kami pinagsamahan nun eh, kaya... Ba! Masyado ka naman silosa, balak mo kay Sauga! Makakuha ng kahoy! Malaking palaisipan ang pangyayaring ito, Mr. Romero. Isang napakalaking issue para sa aming mga alagad ng batas at periodista. Ang pagsipot mo rito ng buhay. Mahabang kwento ho, Kapitan, pero gusto ko na ho sanang sabihin sa inyong tunay na sinadya ko dito. Gusto ko hong humingi ng proteksyon. Magkakaroon ho ako ng concert sa mga darating na araw. At sa madaling salita ho, ilalantad ko na sa publiko ang sikretong buhay pa ko. Meron hong mga taong gusto kong makitang patay eh. Miss Monique, maaari mo na ipagpatuloy ang gagawin mo sa loob. At ipanatag mo ang iyong kalooban. Magbabantay ang mga bata ko rito sa labas at saka sa backdoor. At may magmamanman din sa'yo sa loob. Maraming salamat ho, Kapitan. Napakalaking bagay po nito. Sige, ma'am. Alika na. Mga bata! Come on. Matanda may polis dito. Oo nga, no? Sigurado nakahingihan ng proteksyon sa mga otoridad. Matinik din talaga yung babaeng yan. Akalain mong maunahan tayo sa kilos natin. Gilbert, meron akong isang taong dapat mong makilala. Eksperto siya sa ganitong klaseng pagkakataon. Sige. Ngayon, pagkatapos ng kanta ko, di ba magkakaroon ako ng spiel? Sasabihin ko yung purpose ng concert na ito. Tapos doon ko na rin papakilala yung mga street children. Tapos kakanta na sila. Uunahin mo pa yung mga bata yan. Eh dapat ang pinag-uusapan natin Malu, na yung mga... Malu, kung walang kanta yung mga bata, wala tayong show. Ngayon, mag-iinsayo na sila. Ate Monique, miss na miss na sila. Ipaalas na sila. Ano mo gagawin? Sigurado ba kayong wala kayong sinasabi tungkol sa sikreto natin? Wala, ate. Wala talaga, ate Monique. Wala. Ay, sorry. Sinabi ko naman yung sasabihin niyo, Monique. Ito sa bahay na to. Shh! Paalis na sila eh. Ayun, paalis na sila eh. Wow! Ganda lalaki mo, Kating. Mukha kay Buburon. Eh, ikaw mukha kang mga hunting na bakla. Ano ba ang mas maganda? Nakapaloob o... Abay, saan ba lakad? Nakalimutan mo na? Ngayon ang concert ni Monique. Aba, kailangan maaga kami ro. Dahil baka maubusan kami ng upuan. Pagpasensya niyo na at wala kami pera, ha? Kaya kami na lang. Mahal yung ticket, ha? O di sige, umalis na kayo. Sige, sige na. Sige na. Wala man lang ingat. Kana magbisita lo. Ani. Wala na bis bis bis. Please. Terima kasih telah menonton!
Ladies and gentlemen, the moment we have all been waiting for. Is she an illusion or is she for real? May I bring to you, so you can judge for yourselves, the incomparable, inimitable Miss Monique Romero. Monique. Isa't-isa'y kailangan. Dati mong pag-ibig, wala akong pakialam. Basta't mahal at pagpangal naman. Huwag kang mag-isip ng ano pa man. Mga paliwanag mo'y di ko kailangan. Kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Mahal kita, pagkatmahal kita, iniisip nila ay hindi salamat po. Mga kaibigan, ang katatapos ko lang pong awitin ay buong puso kong inihahandog sa inyong lahat na nagkaisang tumangkilik sa makabuluhang konsyertong ito.
Alam niyo naman po na ang lahat ng ito ay para sa mga batang lansangan na matagal na hong nangangailangan ng kalinga, pagmamahal at bubong na masisilungan. At nais ko rin ho palang ihandog ang inawit ko kay Carding na dati ko raw hong siyota. Carding, maraming salamat sa lahat ng ginawa mong pagtulong sa akin. Mga kaibigan, sa inyo pong lahat ay gusto kong ipakilala ang ilan sa mga batang matutulungan ng inyong pagdalo ngayong gabi. Magpapasalamat po sila sa inyo sa pamamagitan ng isang awit. Ladies and gentlemen, would you please give a big hand to the Six Angels? Dali na yan. Miss! Miss! Please! Doktora! Bakit? Anong nangyari sa bata? Tinamaan ko ng bala sa braso. Higa nyo. Nurse? Antok! No, it's okay, baby. Konti na lang, ha? Konti na lang. Bakit ang hirap iligpit ang babaeng yan? Magsalita kayo! Anong dapat ating gawin? Relax lang, Gilbert. Meron akong naisip. Ano? Ewan ko kung okay sa'yo to. Nakikita mo ba to? Tama ka, Joy. Nick. Boss. Umuwi ka lang sa Pablo. Pagdating mo ron, tumalig lang ako doon sa opisina na nag-promote ang concert ni Monique. At sasabihin ko sa iyo kung anong dapat ilagay sa telegrama. Ah, mga bata, pinamili ko na kayo ng mga bihisan. Magpalit na kayo, ha? Okay? Opo. Doc! Tignan natin. Kumusta ho ang bata? It's okay now. Anyway, the police naman ang tama ng bala sa braso ng bata.
You don't have to worry about anything. Kaya? Ate Monique, tumawag nga pala si Malu yung manager mo. Importanteng tawagan mo raw siya. Excuse me. Hello? Hello, Malu. Oh, Monique, hi. Meron kasing dumating na telegrama dito sa opisina. Mukhang galing yata sa hasyenda nyo eh. Ah, baka galing sa mama ko. Pwedeng pakibasa na lang, please. Monique! Huwag ka mabibigla, ha? Kailangan mo na umuwi ka agad. Namatay daw ang mama mo. What? Salamat, ha. Sige, umuwi ka na sa Maynila. Nagawa ninyo rito. Hindi kayo dapat nagbalik dito, ma'am. Nakatanggap po kasi ako ng telegrama eh. Ang mama ko raw ho, namatay na. Oo. Oo, ma'am. Patay na ho. Mahigit ng isang linggo. Mahigit ng isang linggo? Oo. Mahigit ng isang linggo? Eh bakit kayo nyo lang pinaalam sa akin? Hindi ko kasalanan, ma'am. At saka, ma'am, hindi ako nagpadala ng telegrama. Katiwala nga ako rito, pero hindi naman ako makaalis dito. Isasabihin ko sa inyo, ma'am, ang mama ninyo ay unti-unti nilaso ni Mang Osmundo. Oo, pero ilang guha ako rito. Hindi ako pwedeng lumabas ng bahay. Nilaso ni Osmundo ang mama ko. Sa palagay ko ho, yung mga ininiksyon sa kanya ang nagpahina sa kanyang katawan hanggang siya ay mamatay. Saan siya nakalibing ngayon? Ay, naku, ma'am! Hindi ko alam! At nariyan ho si Sir Gilbert. Kahapon pa ho kayo naabangan. Dahil ho sa... Sige! Dalhin si Ma'am Monique. Kay Ninong at kay Gilbert. Anak ba? Bitawan niyo ako! Tumama ka na! Okay ka na ba? Huh? Si Monique? Wala siya eh. Wala eh. Ate si Monique? Umalis siya eh. Kayong lahat ha, may kasalanan kayo sa akin ha. Bakit niyo ako pinaglolo ko? Masikre-sikreto pa kayo? Matagal lang pala ako pinasasabog ng babae niyon. Nagmukha akong tanga. Kuya Carding, pinakausapan niya kami dahil gusto kanyang sorpresahin. Sorpresahin? Katarantado niyan? Kuya Carding, nagmamadali siyang umuwi sa asyenda nila eh. Dahil namatay daw yung mama niya. Umuwi sa probinsya? Namatay nanay niya? Oo, Kuya Carding, sa San Pablo. Kalokohan yun! Bakit siya umuwi doon? Pakalala at Gilbert yun ah! O papahamak siya roon! Limag, may iwan ka rito ah! Kahit bisita ko sa babae niya, tutulungan ko pa rin. Dito lang kayo ah! Puro kayo problema. Alam mo, Monique, bago ko palang pinakasalan ng mami mo, ay nagkasundo na kami ni Gilbert. Naggagawin namin negosyo ang lahat. Pakakasalan ko si Beatrice dahil sa kanyang kwarta at ari-arian. Si Gilbert, pakakasalan ka dahil sa mga mamanahin mo. Tama yun, Monique. Wala kaming naging problema sa mami mo. Katunayan eh, malinis na tinanggap ang kanyang pagkamatay ng kanyang mga kaibigan at kamag-anak. Pero sa'yo, Monique,
sa'yo. Tumambak ang lahat ng problema naming mag-ama. Hindi. Hindi kayo magtatagumpay sa kahayupan ninyong mag-ama. Habang buhay ako at habang taglay ko ang matinukong isip, ay lalabanan ko kayo sa kahit na anong paraan. May Diyos ako, Gilbert, na masasandalan at matatawagan. At ang mga kampo ni Satanas na katulad ninyo ay walang kapanapanalo. Nasa ilalim ka ng paa ko, Monique. Wala kang lakas para magsalita ng ganyan. Gilbert, mga balak! Nasa labas, napapaligid na tayo! Makikipagsabayan tayo! Dalhin si Monique sa taas. At ikulong! Pag kumilos ng masama, tumba. Kading, sabit ka lang sa operation na to. Kaya wala kang dapat gawin at hindi ka makigalam. Naintindihan mo? Eh, magmumukha akong tanga rito, Kapitan. Bigyan niyo naman akong palabla. Sibilyan ka lang. Kaya wala kang pakialam. That's an order. Wala kayong kalaban-laban. Nandiyan ang mga pulis. Sumuko na kayo! Pamara! Sumuko na kayo! Sir, paano mag-meeting to? Basta ka nabit mo! Pumutok yan! Tungkol sa baba. Kaya? Ako lang bahala rito. Ikaw pa rin ang huling balahan ng kabuhayan ko. At huling balahan ng buhay ko. Ikaw ang gagawin kong pader. Aba, Gilbert, nangagalog din pala ang tuhod mo. Tumitiklop din pala ang buntot mo. Wow! Woo! Yeah! Sumuko ka na, gago! Napapaligira ka na ng mga parak! Ano? Balot sa bakal ka na, gago! Ilaglag mo na yung babaeng yan! Ano? Gago ka talaga! Ano? Bakli! Lalantan ako sa'yo! Alas ko ang babae ito! Kaya mabuti pa! Sumibat ka na! Kung hindi, tutuloy ako na ito! Huwag mo ko pinagtatakot! Maabangdal ako! Marami akong pala! Ano? Ang tagal naman! Tuluyan mo na yan! Pagod na ako eh! Para matapos na tayo, ano? Gago ka talaga ang kapal mo! Bitiwan mo nga ako para ako na umupak siya sa tarantadong yan! Sira ulo ka talaga, ha? Para tayo walang pinagsamahan! Ang kapal talaga ng mukha mo! Napaka walang iya mo! Sabi mo sa akin, kumahal mo! Wala!
Eding, pinupukpok ka na naman! Sige! Eding, huwag na pupukpok ka naman! Ako pupukpok sa'yo! Eding, sinikmuraan ako niyan! Sige, sige, sige! Eding! Nakita niyo ba si Carding? Kanina kasama ko, pero nandyan lang yun. Kanina ko pa ho kasi hinahanap, hindi ko makita. Kala ko kasama ninyo. Wala, hindi ko nakikita. Nasukol na namin sila lahat. At dadalhin na namin. Kung sakali may reklamo kung dapat gawin, makipagkita ka lang sa akin. Oho. Let's go, men. Salamat ho. Iayaw na niya, kaya inarbor ko. Ah, kumusta ka na, Digna? Ah, eh, Monique pala. Ate Monique, nahanap ka naming lahat. Gusto ka naming makita at makasama. Miss na miss ko na nga kayo. Alam nyo, miss na miss ko na talaga kayo, ha? Ah, si... Sinong naghatid sa inyo dito? Eh, sino pa? Eh, di yung kaututang dila ako. Ayun, oh. Kading, salamat Kading nga dinala mo yung mga bata dito. Natutuwa ako nandito ka rin. Akala ko kung ano na nangyari sa'yo eh. Kasi pagkatapos ng lahat ng gulo, basta ka nalang nawala. Kading, salamat ha. Maraming salamat sa lahat-lahat. Tigilan mo na yung mga drama mo, ha? Yung mga pagkukunwari mo. Yung mga palabas mo. Ang tagal mo rin akong pinasakaya. Ang sakit mo nung magbiro. Ginawa mo na akong gago. Ginawa mo pa akong tanga. Kulang na lang tapakan mo pagkatao ko, eh. Hindi, Carding. Hindi ko inisip sa'yo yun. Kaya walang mahihita sa akin na bukasan yung mga bata. Kaya ikaw na ang bahala sa kanila. Uli mo na. Eh, ikaw paano ka? Saan ka pupunta? Wala ka na ron. Hindi mo na problema yun. Sige. Kading! May sinabi ka sa akin noon na nagmarka sa puso't isipan ko. Sabi mo, mahal mo ako. Maging sino man ako.
Totoo ba yun o hindi? Aalis na ako. Karding, totoo ba yun o hindi? Karding, sinungaling ka kung di totoo yun. Sinungaling! Hindi ako taong sinungaling, ha? Kahit na bandido ako, kahit na mandurukot ako, meron ko sa salita. Nung sinabi ko sa'yo, mahal kita, totoo yun. Galing dito yun. Pero ngayon, wala na. Malabo na eh. Alam mo kung bakit? Masyado kang mataas. Ako masyado kang baba. Langit ka, lupa ako. Paano tayo mag-aabot? Kung nasa itaas man ako, kaya kong bumaba. Para maabot mo. Mahal na rin kita, Karding. Maging mandurukot ka man. Maging do bandits ka man. Totoo ba yan? Oo. Walang stir? Lawa. Huwag kang mag-isip ng ano pa man. Mga paliwanag mo'y di ko kailangan. At kahit anong